Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Peaceful Thursday po sa inyong lahat. I hope naging maayos at mapayapa ang mga araw ninyo ngayon. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel. And please don't forget to tap the notification bell kasama na yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. At huwag nyo rin po sanang kalimutan na paki-follow po yung aking Facebook page na Chinoy Dubai. Meron tayong update tungkol dun sa biktima ng hazing na si John Matthew Salilig. Nasa balita kasi ngayon na inaresto na ng ating kapulisan ang anim sa mga persons of interest na involved dito sa initiation rites na ikinamatay nga ni John Matthew Salilig. Pero aside dito sa anim na inarestong persons of interest, meron pang ilan na mga pinaghahanap pa rin ang ating kapulisan hanggang sa ngayon. Iba-iba kasi yung sinasabi, may sinasabing 8 pa ang hinahanap nila. Meron naman balita nagsasabi na 11 persons of interest pa ang pinaghahanap nila. Aside dito sa mga persons of interest na involved sa hazing, inaresto din nila yung ama ng isa sa mga persons of interest at kinasuhan nga ng obstruction of justice dahil ayaw nga niya dati isuko yung sasakyan na ginamit ng mga persons of interest na ito kung saan isinakay nga nila itong si John Matthew bago nila ibinaon yung katawan nito sa Cavite. Ayon sa kapulisan, sasampahan nila ng 2 counts of violations ng anti-hazing law itong mga persons of interest sa nangyaring krimen. At mabigat ang magiging parusa kung sakasakaling mapapatunayang guilty ang lahat ng mga ito sa violation ng anti-hazing law. Ayon sa batas natin, ang parusa para dito ay reclusion perpetua o yung pagkakabilanggo ng habang buhay at kasama na ang fine na 3 million pesos for every count. Siguro nagtataka kayo bakit 2 counts of violations ang isinampang kaso laban dito sa mga persons of interest. Ito ay dahil may lumitaw na isa pang kasabayan din ni John Matthew dun sa isinagawang initiation rites ng Tau Gamma Phi. Lumitaw ang isang estudyante na nagngangalang Roy de la Cruz na kung saan siya mismo ang nagturo dito sa mga persons of interest na sila nga yung mga involved sa hazing. At ikinwento nga niya yung pahirap na dinanas nila nung araw na yon. Ayon dito kay Roy, ang pagkakaalam daw niya 12 to 24 paddles lang ang tatanggapin niya. Pero umabot din daw ito ng 70 na palo ang tinanggap niya. At naikwento nga niya na aside dito sa paddle, ay pinatakan din ng kandila yung likod niya. At pinagsisintoron din siya. Ganong katindi yung initiation rites ng Tau Gamma Phi. Kung tutuusin natin, hindi na initiation ito. Parang it's a form of torture na. Napakalupit ng mga ginamit nila para sa mga bagong recruits nila. Yung nangyari naman kay John Matthew, ayon nga sa salaysay ng isang pulis na nakuha niya yata sa isang mga witnesses nung hazing, sa bandang kalagitnaan daw ng initiation rites ni John Matthew, sumuka na ito at nataipa raw ito. So dun pa lang, sanyales na ito na hindi na maganda yung pakiramdam ni John Matthew. Pero itinuloy pa rin ito ng mga miyembro na nagsagawa ng hazing. Siguro kung nadala agad nila sa ospital si John Matthew, noong unang pagkakataon pa lang na sumuka siya at natae siya, malamang mabubuhay pa si John Matthew. Pero hindi nila ginawa yun. Sa halip, itinuloy nila yung initiation rites. Kaya nung isinakay na si John Matthew sa sasakyan, doon na siya nawala ng malay at doon na rin siya nawala ng buhay. So dito pa lang makikita na natin yung pagsasawalang bahala nila sa buhay ng isang tao. Kumbaga parang sinadya nila, parang gusto nila na hindi lang mahirapan yung tao kung hindi mamatay pa. Ang isa pang pinagtataka ng kapatid ni John Matthew, dahil pareho pala silang miyembro ng Tau Gamma Phi sa Zamboanga City chapter nila. So itong welcoming rites pala na ito na sinasabi ni John Matthew na pupuntahan niya, ito pala yung rite na gagawin kapag kalilipat ka ng ibang chapter. Dahil nga nag-aaral siya sa Adamson University, so malilipat na siya ngayon sa Manila chapter. Meron pa rin pala itong initiation. Pero ang pagkakaalam daw ng kapatid niya, hindi na ganong katulad nung una silang pumasok bilang mga bagong recruits. Dahil nga, member na sila ng Tau Gamma Phi. Pero ang nangyari, the same na malupit na initiation rite ang ibinigay kay John Matthew. So nakapagtataka, di ba? Ganun pala yon. Nakapagkalumipat ka ng ibang chapter, dadaan ko ulit parang back to zero sa initiation rites. Dahil lang lilipat ka ng ibang chapter.
Aba, nakakatakot pala talagang pumasok sa mga fraternities kung ganito ang patakaran nila. Hindi na makatao yung prosesong ginagamit nila para sa mga bagong recruits nila. Sabi ko nga kanina, torture ang ginagawa nila. So nakakagulat na isang fraternity na sinasabing kapatiran, ganito yung pinapadanas nila sa mga gustong sumali sa fraternity nila. At dito sa nangyari kay John Matthew, asan yung sinasabi ng mga miyembro nitong Tau Gamma Phi na brotherhood ang purpose ng kanilang fraternity? Sabi nga ng tatay ni John Matthew, binaboy nila yung anak niya dahil itinapon ito ng walang saplot sa katawan. Hindi man lang nila inisip yung sinasabi nilang brotherhood, ni hindi man lang nila sinubukan na isugod sa ospital si John Matthew. Instead, nag-isip sila ng ibang paraan na kung saan makakalusot sila sa krimen. Ganun ba ang brotherhood? Ganun ba ang one for all for one na sinasabi? Nauunahin nyo pa rin pala yung sarili ninyo kesa sa isang tao na nangangailangan na ng tulong ng mga sandaling yun. At ang masama pa dito, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng fraternity-related violence, itong fraternity-ing Tau Gamma Phi. Dahil nasa balita rin ngayon na may isa rin palang hazing victim na namatay din sa Cebu City. Ang pangalan ng biktima ay si Ronel Baguio, 20 years old marine engineering student ng University of Cebu. At ayon nga sa nanay nitong biktima, walang aksyon ang PNP ng Cebu City tungkol dito sa nangyari sa anak niya. Even daw yung school na University of Cebu ay hindi man lang nag-extend ng assistance o tulong sa nangyari sa kanilang estudyante. Ayon sa ina nitong biktima, isa daw kasing instructor ng University of Cebu ang involved dito sa hazing right na ikinamatay nga ng kanyang anak. December 10, 2022 daw ginanap yung initiation right ng anak niya. At noong December 19 daw, nagreklamo na itong anak niya ng pagkahilo at sumuka na rin ng dugo. At pagkatapos na nun ay namatay itong anak niya. Dahil nga sa hazing na pinasok niya para maging miyembro ng Tau Gamma Phi. Sa ngayon, ang ina nitong biktima sa Cebu City, na originally ay from Bataan, ay lumapit ngayon sa PAO or sa Public Attorney's Office at tinutulungan siya ngayon ni Attorney Percy de Acosta para ituloy ang kaso at mahanap ang hustisya para sa kanyang anak. And in less than 3 months, nangyari na naman itong hazing kay John Matthew Salilig at dito nga kay Roy de la Cruz. The same fraternity. So grabe na rin itong record ng Tau Gamma Phi pala pagdating sa hazing. Hindi sila takot sa anti-hazing law dahil patuloy pa rin nilang ginagawa itong initiation rites sa mga bagong recruits nila. Kahit panamatayan na sila. Kaya dapat talagang i-abolish na itong fraternity na ito. Ngayon, kung hindi man ito kayang i-abolish, siguro pwedeng i-blacklist itong fraternity na ito na isang terror fraternity o isang killer fraternity. Well, hindi naman natin nilalahat ng miyembro ng Tau Gamma Phi. Pero sa mga ganitong pangyayari kasi, parang walang nagagawa yung pinakamataas na leader ng fraternity ito at patuloy niyang hinahayaan na may namamatay sa initiation rites nila. Siguro partly to blame din dito yung mga schools. Kasi kumbaga parang palpak sila to securely check itong mga fraternities o anumang organization na meron ng school nila. At hindi rin nila namomonitor ng maayos kung ano-ano ang mga activities meron ang bawat organization o ang bawat fraternity or sorority na meron sa school nila. Kasi ang pagkakaalam ko, ang school ay ang safest place para sa mga estudyante. Pero kung ganito yung nangyayari, na namamatay pala yung mga estudyante dahil sa mga ganitong klaseng organisasyon o fraternity o sorority na naglilipa na sa mga eskwelahan natin, aba hindi na siya safe place ngayon. Para siyang magiging isang killing field pag nagkataon. At doon naman sa mga estudyante ang nagbabalak or nag-iisip na sumali pa sa mga fraternities or sororities, pag-isipan yung maigi. Yung mga magulang ninyo, they can only do much. Hanggang paalala lang ang pwede nilang gawin. Dahil ang magdidesisyon pa rin yan ay ang mga sarili ninyo. Ngayon, naririnig ninyo na marami nang nangyayaring mga karahasan at pagkamatay ng mga bagong recruits sa mga ganitong klaseng organisasyon. Sana bago nyo tanggapin o bago nyo maisipang sumali, pag-isipan nyo ng mabuti. Dahil sayang ang future ninyo. Mga bata pa kayo, mga estudyante pa kayo. Ang dapat atupagin nyo lang ay ang makatapos sa inyong pag-aaral para nang sa ganun magkaroon kayo ng matinong trabaho pagkatapos.
huwag niyong asahan itong mga fraternities or mga sororities na ito ang magbibigay kaligayahan sa inyo dahil natutukso kayo or naniniwala kayo sa sinasabi nilang brotherhood or camaraderie na mangyayari kapag sumali ka sa mga ganito. Hindi po totoo yan. Yung brotherhood or camaraderie, pwede natin gawin yan without these fraternities and sororities. At katulad ng sinabi ko, ang stand ko dito tungkol sa mga fraternities at mga sororities, dapat na talagang i-abolish na ito. Pero sabi ko nga, yung mga existing na ng mga members nitong mga fraternities and sororities, pwede silang magpatuloy. Ang ipagbawal na dito ay yung pagre-recruit nila ng mga bagong members. Ngayon, kung hindi nga kayang i-abolish itong mga fraternities at itong mga sororities, dahil hindi naman siguro lahat ng fraternities and sororities ay may ganitong patakaran pagdating sa initiation rites, siguro ang isa sa magiging solusyon dito ay sana i-blacklist lahat ng mga fraternities and mga sororities na may mga violent past o yung na-involve sa mga violent na initiation rites. Kaya namatay man or nag-survive ang kanilang mga bagong recruits as long as ginamita nila ito ng ganitong kalulupit na initiation rite, dapat siguro ma-blacklist sila. At sana naman, dun sa mga dumaan sa mga ganitong klaseng initiation rites na nag-survive, I hope they will all stand up para magkaisa na sana matigil na nga itong mga ganitong klaseng hazing or initiation rites sa mga fraternities and sororities. At dun sa mga persons of interest na naging dahilan ng pagkamatay ni John Matthew Salilig at ni Ronel Baguio ng Cebu City, huwag sana kayong patulugin ang inyong konsensya. At sana madakip na kayo sa lalong madaling panahon at nang mapanagutan ninyo yung ginawa ninyo. Dalawang buhay ang nawala. Dapat ding maparusahan kayo ng maximum penalty dahil sa ginawa ninyo. Dito sa kaso ni John Matthew Salilig, talagang madidiin itong mga persons of interest na sinasabi. Dahil nga dito kay Roy de la Cruz na nag-survive nung initiation rite nila, nakasabay mismo ni John Matthew Salilig. Mabuti na lang din at lumitaw siya at itinuro yung mga sangkot sa hazing. At hindi niya inisip yung sinasabi nilang kapatiran para sa isang fraternity. And instead, mas inisip niya yung nangyari sa kanyang kaibigan na si John Matthew Salilig. And this is all for now, mga kaibigan. I hope justice will be served para dito sa mga victims ng hazing. At sana makamit ng mga pamilya nila ang hustisya sa lalong madaling panahon. Again, have a peaceful Thursday, everyone. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.